our theme for today, which is connecting the past to the future. Look around you. This is the school we attended in high school. Each part of La Salette of Quezon has a story. For 4 years, this has become our second home. It is in there where we had our best laughter and our sadness, bitterest sadness, and even heartaches. Who can forget that? Me, I can never forget La Salette of Quezon because it has always been a part of me. From what experiences and teachings we have had, we became stronger to face the day of what we call life. I wish all of our alumni are here tonight para maramdaman nila kung ano yung kasayangan ng mga bumabalik at ng mga nakikita-kita ulit. Let me share just a brief paragraph from a poem which has always been close to my heart. Yung title po niya ay Lord, forgive me when I whine. When I whine, yung nagreklamo. Sabi po niya dito, today, while the labas, I saw a lovely bird with golden hair. I envied her. She seemed so happy and I wished her as I were as fair when suddenly she rose to leave. I saw her hobble down the aisle and she had only one leg and wore a crutch. And as she passed, she smiled. Oh God, forgive me when I whine. Kasi naiinggit ako sa kanya. I have two legs and the world is mine. Diba? Siya, wala siyang isang paa. Naka-smile pa siya. Diba? Contentment makes rich, poor men rich. So, yung mayaman, yung mga mahihirap, kung contento sila sa buhay niya. Discontent makes rich men poor. Ito po ay isang quotation galing kay Benjamin Franklin. Very true, isn't it? That this poem reminds me of the saying that goes this way. I had no shoes and complained until I met a man who had no feet. And then I was ang patuloy na pagtaas ng bilingin sa kabila ng pagganda ng peso, ang kakulangan ng hanap buhay at serbisyo publiko, ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng problema upang tayo ay pag-isip. The best way to deal with each of these is to simply remember that no man can ever be happy until he has learned to enjoy what he has. Let us count our blessings, our bodies are complete. Diba? Kompletong-kompleto tayo. We are alive and we are all given 24 hours a day to be reproductive. Para maging productive.
nagiging mas malapit tayo sa Panginoon. Kaya alam natin na yung sasabihin natin sa Panginoon ay yung i-memorize lang natin. Okay? So every day in my life, as soon as I wake up, I always pray to God and tell myself, I always say, into your hands I commend my spirit, O Lord. This today is the most important day of my life. Palaging sinasabi ko yun. Sabi nila, kung ano yung gusto mong mangyari, kung ano yung gusto mong maging, sabihin mo sa sarili mo, araw-araw sa harap ng salamin. Kung gusto mong maganda, then pag-wake ako sa umaga, humarap ka sa salamin, mag-smile ka sa sarili mo at sabihin mo, ang ganda-ganda mo. Diba? So pagkatapos ng ilang buwan, makikita ninyo, umanda na ako. Kasi sabi nila, yung kasinungalingan na sinasabi mo araw-araw ay nagiging katotohanan. Diba? So kung ano yung ina-aspire natin, kaya pag sinabihan natin yung mga anak natin na gago ka, salbahe ka, nagiging gago talaga yung mga anak natin. Nagiging salbahe talaga. Pero pag sinabi mo everyday, good boy, very good, nagiging very good talaga sila, nagiging good boys talaga sila. Diba? I always count my blessings. And so, when people come to me for help, hindi ako nasasaktan. Kung yung aking mga kapatid ay nangangailangan, I never tell them I don't have time. Kahit na yung totoo ay wala talaga ako sa pera. I always tell them, okay, I will send you tomorrow. Pag nakalimutan ko tomorrow, tatawagan ko yan. Sorry, nakalimutan ko pumunta sa babaw. Nakalimutan ko pumunta sa babaw. Kasi nga, I always look for that opportunity na meron kang magawa. Kasi imagine at night when you examine your conscience at naisip mo, wala man lang ako naggawang kabutihan kahit isa lang sa loob ng isang araw. Diba? Nakakahiya tumingin sa Panginoon at mag-receive ng pag-iwan. Okay? And so, sa bahay po namin, ay hindi po nakakapagtaka na mayroong mga binugbog ng kanilang asawa na hindi ko na po pinapauwi sa bahay mo na nila, gabi nila na pag-isipan kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Doon po sa amin, muna tinitira at hindi na po nagugulat yung aking husband. Kasi magkatuwa po kami ni Ate Ling, na aking sister, na isa pong family counselor. Magkatulong po kami na nagre-training ng mga mag-retrain naman sa mas maging hirap pa kasi sa kanila. Okay? And so, minsan nga po yung ano pala, sakuni ng bayan secretary doon sa amin, bayan sa Tanawan. Ay kasama pala niya yung nandito na sa loob ng bahay. So, pagdating ng aking husband na galing sa Manila, titignan lang niya na kung meron pala tayong adopted ngayon. Diba? So tinanong niya, sabi ko, hindi ko pinauwi kasi sinamahan ko siya sa judge, sa family court, at mag-demand ko siya sa kanyang husband. And so, wala pa naman kung nagbabato sa akin kahit na mag-aasawa ng mga matataas na politician, yung mga ina-adapt namin sa bahay, hindi ko naman sila nagre-reklamo. But again, karamihan po kahit na mga kawali sa gobyerno ay hindi nila alam kung ano yung kanilang karapatan at kung ano yung mga bagong laws na yun tungkol sa mga kawali. And so when I entered government service in 2005, the first thing that I did was to conduct a survey of women in government kung sila ba ay battered by women. Alam niyo, hindi nga nila alam na meron palang mga laws para sa women. Sabi ko, talong-talo kayo ng mga barangay
kaibigan namin kasi lahat po sila ay alam nila kung ano yung kanilang mga karapatan. Okay? Meron po ako isang kwento na gusto mong ikwento po sa inyo. Ito po ay hindi kasi nungalingan, ito po nangyari ito. Meron po isang may-ari ng isang malaking kumpanya na umuwi sa probinsya para magbakasyon. Sakay po siya ng kanyang bagarang kotse. At habang nasa daan po, ay nadaanan niya yung lubak-lubak at mapupit na kalsada at siya po ay namalako. Okay. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi wala siyang driver. Okay. So ang alam lang po niyang gawin ay yung kanyang mga trabaho sa opisina, gumawa ng mga risk management na mga trabaho at hindi po niya alam kung ano yung gagawin niya tungkol sa kanyang kinakaharap na problema. Maya-maya lang po, meron po siyang dumating na magsasaka. Sino yung mga magsasaka dito? Yung mga farmers dito. Okay, ako po ay isa rin magsasaka. Huwag kayong mahina. Farmers, kasi po, kayo po ang nagpapakain ng mga tao dito sa Quezon at sa buong Pilipinas. Kung wala po yung mga farmers, wala po tayong kakainin. So, palakpakan natin yung mga farmers. Okay, so, in other words, dumating yung isang magsasaka. At nag-alok ito ng tulong para hilahin yung kotse sa tulong ng kanyang kalabaw na ang pangalan ay sa kalabaw. Okay? So, Herman, ano yung pangalan ng kalabaw? Malakas? Okay. Itinali niya yung malakas itinali niya doon sa kotse para manila yung kotse. At nagwika ng ganito yung magsasaka, sabi niya. Fidel, Gila, hindi ko kinusin yung malakas. Okay? Tapos, sumigaw na naman yung magsasaka. Ang sabi naman niya ay, Gila, era, Gila. Hindi pa rin kumikilos yung malakas. So, sumigaw na naman yung magsasaka. Kunwari si Herman yung magsasaka. Sumigaw na naman si Herman. Pagalit ko sa akin si Herman, si Oscar na lang. Okay, sabi naman ni Oscar, sumigaw siya ulit, sabi na ni Oscar, Hila, Gloria, Hila! Walang pinangyari. Habang sumisigaw yung magsasaka, ay nakatingin lamang yung may-ari, yung negosyante. Pero nanatili siya na nakamasid sa mga mangyayari. Walang ano-ano, sumigaw ulit si Oscar. Sabi niya, Hila, malakas, Hila. At bigla na lang po, nahila ni malakas yung kotse. So, nagtataka ngayon si negosyante. Sabi na ni negosyante, bakit iba-ibang pangalan yung itinatawag mo sa kalabaw mo? Sabi naman po ng magsasaka ay ito. Ang sabi po niya ay ganito. Yung aking kalabaw na si Malakas ay bulag, hindi nakakakita. Thank you.
lift a finger unless he or she knows that someone else has been tasked to do the same thing. Diba? Meron po ba? Eh, hindi niya gagawin. Eh, bakit ako yung mag-organize lang? Eh, bakit yung iba hindi? Diba? Mag-organize lang siya kung meron din iba na nag-organize sa isang trabaho. Diba? So, ano po ba yung tinuturuan ko talaga? Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng Panginoon ng mga mata para makita natin kung ano ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Binigyan niya tayo ng puso para maipa naman natin ang pagmamahal. Binigyan niya tayo ng talino upang mag-isip kung paano tayo makakatulong hindi lamang sa ating mga kapatid kundi pati na din sa ating kapwa at sa ating komunidad. Connecting the past to the future. Tonight, our dear alma mater is giving us a challenge. Para sa ating lahat, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makipagdaupang palad sa mga susunod na henerasyon. Thank you.
yung secretary po ng aking husband, mula nung magsimula siyang maging mayor, hanggang ngayon po, ay dati po namin scholar. Yung kanya pong chief of staff ay isang SOS child na pinaaral namin, pero chief of staff na siya ngayon ang aking husband. Ay, karamihan po ng mga pinaaral namin, sila po ay nagtatrabaho na po ngayon sa munisipyo, sa Talaman. Not ordinary employees, because we always encourage them to go on, to take up masteral degrees para mas madali po sila mag-promote at maging department heads, division heads. Ng
lesson na nag-mold dito sa pagbabagay ng pinakasalan mo. Diba? Kaya na po, hindi na po siya nakaabot. Kasi nauna na siya. But I am sure, kasi pag-akyat ko dito habang na-erase ko yung aking, ano, alam ko nilulog, ako ng aking husband, dahil naamoy ko po yung kanyang pag-ako, na yun po yung kanyang way of reminding me that he is still there, he's always there beside me. Okay. So pag oras na nalilungkot ako, o kaya din nervous ako, o kaya nagagalit ako, nagpo-problema ako, maamoy ko lang po yung pag-ako ng aking husband kasi hindi ko siya nagpapakalit ng mga. So, alam ko na po na pinapaalalahanan na po niya. Okay. So, sana po natuwa ang aking wings beneath my wings dahil po sa kabutihan ninyong lahat na ipinakita mula nang dumating kami kahapon. I'm sure my husband is smiling up there. Yung trademark po niya ay yung kanyang smile. Si Mayor Daddy po had the opportunity to meet my husband and dahil knows how much he loves your daughter of Quezon City. So, kung nasaan man na yun yung aking husband, I am sure that kung ipinagmamalaki po niya kaming mga magkakapatid dahil nag-aral kami sa last night of Quezon at ang ganda-ganda daw ng aming upbringing. Lalo po siya matutuwa ngayon kung nandito siya kasama po natin. So, salamat sa opportunity po na ipabati ko sa inyo ang kwento po ng aking buhay. At gusto ko pong sabihin sa inyo na any opportunity na pwede po ninyo, na pwede pong maibigay ko sa inyong lahat para makatulong, hindi ko kayo magdadalawang salita, handa po kami tumingin. Salamat. Matapos natin mabuso sa ating isipan at damdamin sa pangabuluhan ng sahay ng ating panauhing patagal, ramdam na po namin ang nararamdaman ninyo. Kaya tinatawagan po namin si Brother Rolando Morales para basbasan po ang ating habulan. God, our Father, we thank you for all the blessings and graces which you have given each and every one of us. At this very moment, Father, we ask you to bless the food, bless those people who have labored for this, for us, or to us. And this we ask through Christ our Lord. Amen. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you're worth, make 'em go as you shoot across the sky.
white space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and live. Thank you.
Ako rin nagpapasalamat sa ating mga official tulad ni Matel, President Tito, Presidente namin sa Amerika, sa Canada, si Orlando Janet Bataan, then our President, Vince Classic, and Emma Soriano. So I boosted to us kasi ang pera na mapasok kailangan mapalo at saka po. Kung hindi ko mapalo sila, wala tayong pera pula. Pero ang sinasabi nila, ang sumutada sa sabuhan ay hindi man nangyayari kung hindi sasagutin ang bayang sabo. So, ang aming grupo, si Villa Pera, at muli na papasalamat sa mga Canada ni Marquez de Leon, Lucia Lamabra, Reina Rodriguero, at lahat kahit ito namin siya na nagtuloy sa ating alumni. Kaya alam ko kanina nagulong kayo pero okay lang, di ba? Pero tinatawag ko ang mga delegation ng Canada. Ito ang mga tao na ito dahil sila ay gumawa ng paraan upang sa ganun matulungan natin ang ating school. Ang Sanatinian po hindi lang tumutulong sa kapwa Sanatinian kundi tumutulong din po sa labas ng ating organisasyon. Tulad ng mga bus, center bus, ng classic to the leadership of Honorable Mayor na nagbayaran sila ng livelihood program na sana tulad ng mga ibang bus ay gagawin nila tutulong sa kanilang kapwa estudyante. Mayroon po silang livelihood, nag-wipin sila ng baboy para ibigay sa kanilang classmates. Pastor, may iba. Ano ba? Ano ba siya mga tatlo ng baboy? Ha? Basi dito. Pass 9-0 now. At ganoon din po sa pass nila Madam Reina 1982. To those students who cannot afford, those parents who cannot afford to send their children to school, they have that support scholarship program. So let's give you a big hand to our class. Ngayon, pinag-aaral ko po ang delegation ng Canada, Marquez de Leon, Rosina Navarra, and Reina Tocampoar to say something for you about their project. Sila po, nag-iistuman ay gumagawa sila ng paraan upang sa ganun matulungan nila ang ating school. So, kung nasabi ko, ang Salitian, kung sila tumutulong sa ako Salitian, kundi sa ating school din. Tulong din sila sa ating alma mater.
may baratang kanyayo kaya oray mo na sa'yo di ribigap ni di kadayumi kapot ni panagayam ni di alma mater ni La Salette of Quezon nagaramit kami met di paka pagkalaglagipan ni nga nagapu ito yung eskwela tawan matikas siya nga katakwel kaya di kanan ni nga parta ni Marines ni nga regret nga nang susukan niya nga fundraising kami nga uray mo din niya mo tiyang sugal ako pagkawanin na kami brother tatatatoy nga kwarta kaya magpakasino kami tinanin ano nga beses tapos makikomisyon kami ng ako di pa niyo pagsugal ang umi nga nakikita tumahanda na ako tagsugal pero pamagusto lang kanya ni agbayad na kanya Kim Sinurial, tapos Adamet Commission ni iso dami tinakor-kor ni kaya si relaxan kami kaya napangi padawan kaya sapay na kumang na pakakitaan ni kada to'y nagpanugan ni nga masin ko lang ito EJ at ayong nga lugar mingat na ka di oras mingat niya nagana na busy ureno Domingo kaya katagata na ako work overtime tamadala may ikayon na pagbaybayad di utang uray ko kasta ko lang mene inalamin ni datoy kapuroy titi La Salette so we are proud to present the amount of 50,000 pesos We recall the recipient, the director of the La Salette of Quezon to receive this check. Hindi, totoo po ito. Alam ka naman, hindi kaya namin yung gas ngayon, baka mamaya eh. Alam na. Father, tanggapin mo itong check. Pero bibigyan ko sa iyo gas bukas. Yung pong sinabi ko kay Manong Willie nung nagpunta siya sa school, whatever it is that you're going to give, sisimulan po namin ito sa paggawa po ng covered court ng La Salette of Quezon. So siguro po kaya na magpatayo ng isang column. Kaya yung susunod po siguro iba mga batch pa. Kakapalan ko lang po ang aking mukha. So that when our children will practice, hindi po sila masyadong nabibilad sa araw. So marami pong salamat. Diyan muna kayo, Father. Alam niyo, because of this 50,000 pesos na ginawa ng mga taga-Canada, ang iyong habang lingkod, nagapin ako sa Facebook para sa ating school. Ang sarili niya na hindi lang gumagawa para sa kapataw, para sa school natin. Nagano po ako, nag-pandrive ako sa Facebook, dollar for a dollar. Well, ay, piso pala. Kung mag-drive kayo ng piso, ang grupo ko ni Del Rivera at sa kamer na Beltran at ako, tatapatan po namin yung pera. Dahil po doon, may isang grupo, ang grupo ni ex-mayor, Karen Sangguniang Bayan, Eduardo Cabantac, nag-produce po sila ng 25,000 pesos. Kaya yung 25,000 pesos na kanyang pinutos, tinapatang po namin ng 25,000 pesos, kaya naging 50,000 pesos. Kaya ngayon, yung 50,000 pesos, itatapat namin dahil dito sa 50,000 pesos ng Canada, magiging 100,000 po na pupunta sa ating alma mater.
Yan po. Kanina.